Dalawang taon nang domestic helper sa Kuwait ang pinayan na si Melin Mighanoy. Wala raw siyang plano umuwi sa bansa. Lalo pat nasa gitna ngayon ng gusot ang Pilipinas at Kuwait. Okay naman po ma'am, tahimik dito. Yung ibang employer dito ayaw kumuha ng mga ibang lahi. So gusto nila yung Pilipino kasi mas maganda daw yung servisyo namin. Ito rin ang desisyon ng nurse at Filipino community leader na si Henji Taton at iba pa raw miyembro ng Pinoy organization sa Kuwait. Honestly, hindi ako aalis dito hanggat mismo yung Kuwait government o yung employer mo mismo ang magsabi sa iyo na uwi ka na, hindi na namin kayo kailangan. We will continue working. We will continue sending our remittances that helps our economy back home. Ayon mismo kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, malaking porsyento naman ng mga Pilipinong nasa Kuwait ang may maayos sa working environment. Yun nga lang, dapat lang daw tiyaking makatao ang pagtrato sa lahat ng ating mga kababayan. More than 90% walang problema, tinuturing na pamilya. Pero ang sinasabi namin, kay 1% yan, 5%, 10%, tao pa rin yan. And 3% of household in Kuwait is 4,800 people. Naniniwala pa rin si Cayetano na mapipirmahan ng Memorandum of Understanding para sa proteksyon ng mga OFW dahil sa pagsasabi ng Kuwait na handa silang makipagtulungan pa rin sa Pilipinas. Positibo rin si Labor Secretary Silvestre Bello III na matutuloy ang kasunduan. Yung MOU matutuloy na? But probably. That is what I'm going to do when I go there. Sa ulat ng Agence France Presse, sinabi ng Deputy Foreign Minister ng Kuwait na misunderstanding and exaggeration lamang ng minor cases ang nangyari. Hindi raw sila pabor sa pagpapalala ng sitwasyon at nais sila ng patuloy na direkta komunikasyon para maayos ang gusot ng Kuwait at Pilipinas. Si Pangulong Duterte naman, nagsabing hindi na muna siya magkukomento kung din ng issue para hindi na lumala ang sitwasyon. Di na lang ko makikuhan kay naa sila nga to eh. So soft landing lang yung ko, soft landing. Dili ko makapataka o yaw-yaw because so much is at stake. Samantala, itinanggi naman ni Cayetano at Bello ang lumabas sa ulat sa isang pahayagan na nagsigawan umano sila sa harap ng Pangulo kauday ng rescue mission sa Kuwait. Big news yan. Basta yung rescue operation nila ay supported. Unang-una, hindi kami pwede magsigawan kasi hindi marunong sumigaw si Sec Bello. At papayagan ba naman ni Presidente na sisigawan ko yung mas senior sa akin at nirerespeto ko. We're not blaming anyone because we don't think we did anything wrong.